One, two, three, come on! Hello learners, I'm your nurse Nightingale and welcome back again to my channel. And so for today's video, gaya nga ng nakikita nyo sa ating title for today, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga gamit or paraphernalia sa parenteral injection. So sa mga subscribers ko dyan, I know na napanood nyo sa isang video ko yung parenteral injection, pero yun yung video or compilation ng video ko nung nagpa-practice pa kami ng parenteral injection. And I know na lahat ng mga nurses dyan or mga estudyante pa dyan ay nakaka-relate kung paano sumira ng pagkakaibigan ang parenteral injection, kung paano umiyak yung mga tao. And isa ako doon sa natakot kasi nga injection na yun, needle na yung pinag-uusapan natin doon. Pero kailangan natin gawin kasi nga hindi ka pwedeng sumalang sa duty pag hindi mo pa naaaral kung paano mag-injection. If isa ka sa mga nursing student dyan na nag-aspire na maging nurse someday, I hope na makatulong itong video ko na ito. And sana, pag meron na kayong parenteral injection, ay mahanap itong video ko para makatulong naman sa inyo. Hindi ko sasabihin ng procedure dito sa video na to. Sasabihin ko lang yung mga ginamit namin. So, pag-uusapan lang natin yung mga gamit. And a little bit of information about parenteral injection. Nung nag-redeem kami ng parenteral injection, tatlo lang yung ginawa namin, which is the intradermal, ang subcutaneous, and intramuscular. And wala na yung intravenous kasi nga, ibang topic na yon. So, itong tatlo muna yung ginawa namin. And huwag na tayong magpatumpik pa at papakita ko na sa inyo yung mga ginamit na. So, ito yung tinatawag nating phlebotomy, which is usually nakikita nyo sa mga medtech, and usually sila talaga yung gumagamit nito. But since pinag-aaralan natin yung parenteral injection, kailangan naming bumili ng ganito para paglagyan, para at least mas maayos at mas convenient sa atin na dalhin, kasi nga marami na tayong dinadala na books and whatsoever dyan. So ito na lang yung dadalhin mo, ilalagay mo na lahat ng gamit dito, and isang bit-bit na lang. So, umpisa na natin dito sa taas. So, yun na nga, nabili ko ata to around 200 plus sa SM, at di ko na alam kung anong real price nito. So, ito, ma-open siya. And ito yung nasa taas namin. Papakita natin yan isa-isa. So, una dito is, hindi dapat nawawala ang alcohol kasi ito yung gagamitin natin para pag-disinfect sa site kung saan tayo mag-i-inject. Ito yung isa sa pinaka-importante. Pangalawa dito is, we have the micropore tape. Ito yung micropore tape is usually nakikita naman talaga natin pag nag-i-inject yung isang nurse or isang medtech para i-seal yung injection site. And we also have this sterile water. So, yun siya. Kaya kung magpupapas ba siya. Sterile water, since ito yung, meron pang isa, you have the sodium chloride, which is 0.9%, and ito is sterile for parenteral. So, hindi namin to ginamit. Bumili ako, pero hindi namin to ginamit kasi masakit siya for the skin. And, ang sodium chloride kasi hindi siya masakit. So, ito yung nire-require sa amin na gamitin nung nag-parenteral injection kami. And, depende na sa inyo kung ano yung gagamitin nyo. Pero, mas magandaan ang gamitin nyo is yung sodium chloride 0.9% kaysa itong sterile water kasi masakit to sa balat. Ayan, and moving on tayo sa loob. Actually, ano lang to eh. Madali ang ano lang to. Vlog? And, I don't know. So yun na nga, another na kailangan natin sa parenteral injection is mask. Hindi pwedeng mawala ang mask sa parenteral injection. And another we have here, ayun, nakasupot pa kasi nga hindi ko na siya nagagamit. Yung gloves natin, clean gloves. Clean gloves lang gagamitin natin para mas mura. Hindi mo na kailangan gumamit pa ng sterile gloves kasi I think nasa 20 pesos ang sterile gloves. E ito nasa 5 pesos lang. And kailangan talaga, ang
ang challenge lang sa mga nurses and mga medtech or other medical profession is yung paggamit nito habang nag-i-inject ka kasi nga madulas ito. So kailangan mo mag-practice ng naka-gloves nang nag-i-inject ka. And we also have the canister. So ito yung canister na ginagamit namin. Hindi na kami bumili ng totoong canister. Yung parang stainless siya na gray na ewan. Basta ito na lang yung pinakamuna kasi na canister and acceptable naman to. And dito mo ilalagay yung mga bulak, yung mga cotton balls na gagamitin natin. And bakit dalawa? Kasi ito is for dry cotton and ito is for the wet cotton. Para ito, paggamit mo pag before ka mag-inject and ito yung after mo mag-inject. Pang-cover mo sa injection site. And yun, ang pinaka-importante sa lahat na kailangan natin for parenteral injection kasi hindi mo naman magagawa siya kung wala yung mga syringes natin. So, sa amin na required lang is dalawang gauge. Dalawang gauge lang ng syringe, which is we have the 25 gauge and we also have the 23 gauge. Ito ang ginagamit for intradermal. Yes, kasi mas maliit yung needle niya. Mas maliit lang din naman ang kailangan mo sa intradermal. And ito naman, ginagamit natin for the intramuscular and for the subcutaneous. Isa na lang siya since para hindi na kami bubili ng iba pang mga syringes at dalawa lang yung problemahin namin. And kailangan natin ng aspirating needle. Kailangan natin aspirating needle. Why? Kasi hindi ka pwedeng mag-aspirate sa sterile ng... Hindi ko siya ma-explain. I mean, ito. Wait lang. So since ito, kailangan natin ng aspirating needle na i-aspirate natin dito. Kasi once na tinusok mo na yung needle dito, magiging mapurol na siya. And if ever, magiging mapurol na siya, mas masakit to na i-administer sa skin natin. We don't want naman na yung mga patient natin is makaramdam ng mas masakit pa. Kasi nga, we all know na masakit naman talaga ang maturukan ng syringe or ng needle natin. So, we really need aspirating needle and we have the 23 gauge and we also have the 25 gauge. So, ayun, I don't know if naibigay ko lahat ng pangangailangan for the parenteral injection. Please comment down kung may nakalimutan na akong gamit sa pagpaparenteral injection. Ayun, pag-uusapan muna natin kung ano yung pinagkaiba-iba ng mga subcutaneous, intradermal, and intramuscular. Unahin na natin sa intramuscular. So, ang intramuscular ay ginagawa for the medication to absorb fastly. So, dito, ina-administer yung mga gamot na kailangan nang ma-absorb immediately. And ang angle nito is 90 degrees. And usually, dito yung ina-administer yung mga vaccine, ganun. And dito siya sa deltoid area. And ituturo ng mga professor nyo naman, yung mga CI nyo kung paano siya i-administer. Okay, ang next naman natin is subcutaneous. Usually, dito siya ina-administer. And pwede naman sa other part of the body. And ang angle nito is 45 degrees. Ina-administer ang mga medication dito for a slower absorption. Diba kanina dito sa ating intramuscular is for fast absorption. Ang subcutaneous naman is for slower absorption. And lastly, ang intradermal, which is ito yung pinaka mahirap sa lahat kasi kailangan mo makabuo ng will or, I mean, yung parang bukol sa skin mo. Usually dito siya inaano sa kamay natin. So, ginagawa ang intradermal for skin test para malaman mo kung allergic ka ba sa isang gamot. And hindi siya madali kasi nga kailangan mo mag-focus, huwag kang mag-tremble doon. And meron kasi ginagawa na pag-mix ng mga medication doon. Bago ko makalimutan, dapat after mo mag-inject sa intramuscular subcutaneous, after mo mag-inject, kailangan mo mag-aspirate for at least 5 to 10 seconds. Why? Kasi if ever man may matamaan kang veins, malalamat mo anong term doon? Basta magbaback. Basta may makikita ka na blood sa syringe. And
pag nangyari yon, kailangan mo nang tanggalin ang syringe. Discard mo yung syringe and kuha ka ng ibang syringe. Huwag mo nang gamitin yung may dugong syringe. Okay? So, yun yung pinaka dapat na i-remind natin sa ating sarili na kailangan natin mag-aspirate. Kasi nga, pag natama natin yung vein, it can cause a further damage sa ating katawan. So, I hope na may naitulong ako sa inyo and sa mga aspiring nursing students dyan, huwag kayo matakot dahil lang dito sa parenteral injection kasi mas marami pang mga bagay na mas nakakatakot kaysa dito sa parenteral injection. And isa lang to sa mga stepping stone natin para maging tunay tayong mga nurse. Hindi ko alam kung dapat kung ito yung nagagamitin dun. But I hope you enjoy this video. Please don't... Ayun na, magtatapos na ako. Please don't forget to subscribe, like, and share. And tap the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Ayun, maraming pong salamat, learners. Bye!